What's up mga kamusikeros? Sa video na ito is pag-uusapan lang naman natin yung ano nga ba ang maganda. Yung kakapain natin yung kanta or tinatawag nating sipra or panonoodin na lang natin yung tutorial sa YouTube mga kamusikeros. Hello mga kamusikeros, James Jerome here once again. Welcome back to my YouTube channel. So, pag-uusapan natin yan. But bago tayo magsimula mga kamusikeros, nais ko lang ibahagi ang aking opinion tungkol sa question na yan or tungkol sa issue na yan mga kamusikeros. Ano nga ba yung maganda or dapat gawin if magla-learn tayo ng isang kanta? Ang ibibigay ko ngayon na mga concepts is based lang po sa aking opinion at saka sa aking experience po mga kamusikeros bilang isang musician. Okay, so pag-uusapan natin yung dalawa. Kakapain natin yung kanta or sa amin sipra yun eh. Sipra or panonoorin na lang natin yung tutorial sa YouTube mga kamusikeros. So, first is magbibigay tayo ng advantages at saka disadvantages. Okay. Hindi ko naman sinasabi mga kamusikeros na hindi maganda yung YouTube tutorials. No? In fact, ang advantage po ng mga YouTube tutorials is mas convenient or mas madali yung pag-learn natin sa kanta. Okay? At shoutout nga pala sa mga content creators dyan na talagang gumagawa sila ng mga tutorials. Po, maraming salamat po sa inyo. Salute to that people, mga kamusikeros, na nag-create sila ng mga tutorials po ng piano or guitars or iba pa mga kamusikeros. Okay, balik tayo. No? Ang advantage is mas convenient or mas mapadali, no? Especially if we are marami tayong gig, patong-patong na gig, tapos may bagong kanta na pag-aaralan or tutugtugin. So, of course, saan tayo hantong, di ba? Punta tayo sa YouTube tutorial, mag-search tayo, tapos maghahanap tayo ng mga tutorials ng song, mga kamusikeros. So, that is the advantage, which is very convenient. And I am favorable to that, mga kamusikeros. Wala namang masama dyan, mga kamusikeros. No? In the other hand, mga kamusikeros, yung advantage ng kakapain natin yung kanta or pag-aaralan natin gamit yung mga tenga natin or tinatawag nating hearing skills, yung advantage kapag kakapain natin yung kanta mga kamusikeros is matitrain tayo. So mas hahasa tayo or mas ma-develop or ma-improve natin yung hearing natin because we are actually not only practicing the song, but we are familiarizing it. Because hindi lamang natin yan pinag-aaralan yung kanta, mga kamusikeros. But we are training our ears sa pag-familiarize ng mga chord progression. Because every song is may chord progression yan, mga kamusikeros. So that is the advantage, pagkakapain talaga natin yung kanta. Okay? So, pangalawa is, yung advantage is mas mapalawig or mapalawak natin yung konsepto ng mga arrangements. Okay? So, chord progression, scales, arrangements, sequence, saka yung iba't ibang style ng music is malalearn natin siya sa pamamagitan lamang ng ating pakikinig. So I still remember in our times mga kamusikeros, pag kumakapa kami ng kanta sa banda ko, noon gumagamit kami ng mga cartridges, tapes, alam mo ba yung tapes, di ba? Yung mga batang 90s dyan, shout out. So wala pang internet doon, wala pang YouTube, talagang mahirap, pahirapan. Kung wala ka talagang skill sa hearing, wala, hindi ka makakapagkapa or makakapagsepra ng isang kanta mga kamusikeros. So yan yung advantage, training. So mas mapalawak or ma-wide yung yung mga konsepto ng music sa pakikinig mga kamusikeros. Okay? Okay, punta naman tayo sa disadvantage mga kamusikeros. Ang disadvantage ng YouTube tutorial mga kamusikeros is of course hindi siya gaano makakapagbigay ng training sa ating tenga mga kamusikeros. Even though meron naman kasi kinukopya lang natin yung chords, ganito, ganito. So, yung arrangement lang ng song talaga yung pinag-aaralan or tinuturo sa tutorials mga kamusikeros. Okay? So, pero yung isa sa pinaka-disadvantage is magiging tamad tayo. So, magiging
magre-rely na lang tayo sa mga tutorials. So, okay? So, yun yung isa sa mga disadvantages, mga kamusikeros. No? So, isa pa is, pag nag-YouTube tayo, is wala lang, hindi na siya challenging, hindi na siya exciting. For me. So for me, that is also one of the most convenient sa panahon natin ngayon, mga kamusikeros. The accessibility, hindi na siya pahirapan gaya ng dati na sa pagkapa natin ng isang kanta. Okay? So let's go to the disadvantage naman ng sipra natin or sa pagkapa natin gamit ang tinga natin. Ang disadvantage is of course, time. Matatagalan ka talaga. So, matatagalan ka, tapos, or hindi mo agad-agad makukuha yung accurate chords, yung accurate runs, or accurate ad-libs, or ano ba yung mga kanta, or specific notes ng ang kanta. So, talagang, yung time is, medyo matagal siya. Okay? Hindi the same ng YouTube na kuha ka lang ng phone mo, tapos sundan mo lang yung tutorial, so makukuha mo na yung kanta. Pero, nevertheless, mga kamusikeros, hindi ko naman sinasabi na wag na tayong manood ng tutorials. That is advantage for us para mas convenient, okay? Pero wag nating kalimutan na yung training pa rin natin sa ears sa pagkapa natin ng kanta is essential, okay? Isa pa rin yun sa pinaka-importanting skill na dapat meron ang bawat musikero. So, in my suggestion, I hope na makakatulong ito sa inyo. First is, kakapain natin yung song. Kakapain natin, pag-aralan natin yung song gamit ng ating tinga, gamit ng ating kaalaman sa musika. After that, we will go to YouTube tutorials. Para chinecheck nyo yung accuracy or tingnan lang natin if meron tayong na-miss or meron tayong maling chords or meron mga chords na hindi pala minor kundi major or hindi pala major kundi minor siya, mga kamusikeros. So parang checking lang yung tutorial sa YouTube, mga kamusikeros. So, yan yung advice ko. So first is kakapain natin yung song bago tayo manood ng tutorials. Okay? Ang tutorials din is makakatulong. Baka may mga improvements pa tayo or makikita tayo, uy, mas maganda yung arrangement niya or mas maganda yung pagkapa niya. So, pwede natin yung kopyahin, mga kamusikeros. Okay? So, wag po tayong mag-close-minded, mga kamusikeros. So, bawat aspect po is may advantages at meron din disadvantages, mga kamusikeros. Okay? Sana ay na-enlighten kayo sa aking content ngayon, mga kamusikeros. At nais ko lang pong malaman kung ano yung mga saluubi natin, ano yung mga insights natin, or ano yung mga opinions po natin tungkol sa ating topic. Can you please drop po yung comments ninyo po sa comment section po natin, mga kamusikeros. At please, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa ating channel, Musician's Routine. At paki-follow na rin po yung Facebook page ko, KFJ Music. So, maraming salamat po sa inyong oras sa panonood ngayon. And always remember po, mga kamusikeros, Jesus loves you and I will see you in my next video. Peace out!